Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. May hangganan ang talino ng tao, lalo na sa pagtuklas ng kalooban at plano ng Diyos. Sa makatuwid, dapat na manalangin ang sangkatauhan upang maliwanagan tayo ng karunungang handog ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng inyong kalooban malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan, at kailanman. O namin kang tahanan, o ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabong, sa lupa ay nagbabalik kabag iyong iniutos. Sa sandibong mga taon ay parabang isang araw,
sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay tumaraan. Noon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umaga, tumutubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi nalalanta, bulaklak ay nalalagas. Oon aming kahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Oon aming kautahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umaga'y ipadama, iyong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay na may galak ang awit namin, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Noon aming kautahanan, noon, ngayon, at kailanman. Noon aming kautahanan, usap si Pablo kay Filemon na tanggapin muli ang alipin nitong si Onesimo at ituring ang utusan bilang kapatid. Binubuwag ng kaligtasang dulot ni Kristo ang alitan sa pagitan ng mga alipin at mga malaya, mayayaman at dukha, lalaki at babae. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, ay ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naaakit ako sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo
upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping, may pagtatapos niyon? Bakit o baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos? Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang maulan na umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa 23rd linggo tayo ng karaniwang panahon. At medyo mabigat po, no, ang ating narinig na pahayag ni Jesus sa ating ebanghelyo tungkol sa pagsunod o tungkol sa pagiging alagad na nagnanais sumunod kay Kristo. Sabi po dito, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay. Ito yung bahagi na dapat hindi makalimutan, ha? Mahirap kasi na gagamitin natin ito tapos i-justify natin, pwede naman palang pabayaan ko ang aking mga magulang. Pwede naman palang wala na akong pakialam sa mga anak ko o asawa ko. Kasi ang sabi, kasi gusto kong sumunod sa Diyos, hindi ko naman pala sila dapat ibigin. Ang sabi dito, nang higit sa akin. Hindi pwede mawala yung bahaging yun, no? Para lamang masabi natin, tama naman pala yung ginagawa ko . Okay naman pala yung aking pagsunod . Nang higit sa akin. Dahil, madali naman sumunod kay, no? Madaling sumunod kay Kristo. Sa paningin nga natin, magsimba ka lang, magrosaryo ka lang, no? Magnobina ka lang, sa mahal na birne ng solidad, okay na. Kapag umiibig ang isang tao sa Diyos, kayang-kaya niyang akuin ang lahat ng responsibilidad na inatang sa kanya kahit gaano pa ito kabigat, na siyang nagiging krus natin na dapat nating pasanin.
mahirap magpalaki ng anak, ilang taon mo yung papasanin. Mula sa mga babae nga po, no? Sa mga nanay, mula sa tiyan, karga-karga nyo na yan eh. At pagka minsan, may karga ng anak ang anak mo, ipapakarga pa sa iyo. Yeah. Yung responsibilidad, ipapasa pa sa iyo. Ipapapasan pa sa iyo. Mahirap din naman magpalaki din ng asawa. Yung bang yung asawa na alam mo, kilala mo na. No? Pero pag mag-asawa na kayo, eh, andyan eh. Kasal na kayo, mag-asawa na kayo. Paglilingkuran mo, paglulutuan mo, aasikasuhin mo. Minsan yung asawa mo, para rin bata. Kung kailan tumanda, doon nag-computer games, nag-mobile legends, sasawayin mo pa. Pero, aakuin mo yon, no? Sasaluhin mo yon, papasanin mo yon, dahil yon ang krus na ibinigay sa iyo ng Diyos. Krus na dapat mahalin, krus na dapat pasanin hanggang matapos, hanggang sa Kalbaryo. Ulitin ko po ulit, ang sabi ni Kristo, nang higit sa akin. Hindi niya sinasabi, huwag niyo silang mahalin. Ang sinasabi lang, nang higit sa akin. Sabihin niyo nga po, higit sa akin. Dahil kung titingnan din naman natin, ayon sa 10 utos ng Diyos, ano ang pinakauna? Ama namin, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sundin ang loob mo. Nasaan yung igala mo ang iyong ama't ina? Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. Pero bahagi siya. At patawarin mo kami sa aming dahil marami po ang nagsasakripisyo para sa pamilya. Marami ang sa ating pong mga nasa online, marami ang dahilan kung bakit sila nasa abroad ay dahil para sa pamilya. Huwag lang natin kakalimutan nang ginagawa natin ito dahil sa Diyos. Dahil utos din naman ng Diyos, ibigin mo ang iyong mga galang mo ang iyong ama't ina. Pati nga yung ipagdasal mo ang umuusig sa iyo, ang iyong mga kaaway, ibigin mo. Pati yun, utos eh. Yung magmahal ay utos ng Diyos. Pero hindi ka matututong magmahal ng kapwa o ng tao kung hindi ka nagmamahal sa Diyos. Marami ang nagmamahal sa tao, nagpapahalaga sa tao, pero hindi kumikilala sa Diyos. Nakuha po ba? So, nagbibigay lalo ito ng iba yung lakas para kahit mahirap. No? Pag susumikapan mo, pag tsatsagaan mo, kahit anong bigat pa niyan, alang-alang sa pag-ibig natin kay Kristo. Sa pag-ibig natin sa Diyos. Pagtugon, no? Ito ay isang tawag din naman. Iba't ibang pagtugon, iba't ibang bukasyon, pero lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung ano man ang, no? Kung saan man kayo tinawag ng Diyos, ako sa pagpapari, kayo sa pag-aasawa o pagiging single, gampanan natin ng may kababaang loob, lalo tigit ng may pag-ibig sa Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, nakakaya na naming pasanin ang aming mga krus at manatiling tapat mong mga tagasunod. Sikatan mo kami ng iyong liwanag at tulungan mo kaming maunawaan
ang iyong karunungan. Ang ating itutugon, Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, maiayon nawa ni Papa Francisco ng mga obispo, pari, diakono at naming mga laiko ang aming kalooban sa iyong kalooban, sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas na pagiging tapat na tagasunod. Tagasunod mo, mahayag nawa ito sa mga polisiyang kanilang lilikhain at sa kanilang mahabaging pagpapatupad sa saligang batas. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga nakararanas na matinding paghihirap ngayon, makatagpo nawa kami ng kaaliwan sa presensya ng mga taong nagmamahal at minamahal namin. Makita nawa namin ang aming mga pinagdaraanan bilang landas tungo sa pag-ibig mo. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga mahal naming na mayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisig, lalong-lalo na silang mga nananatiling tapat sa iyo habang sila'y nabubuhay pa kapiling namin. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Isama din natin ang mga panalangin at intensyon ng mga nanonood sa Facebook Live. Lahat ng misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas ng katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang. Sa banal na paghahain, ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan,
gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagtubos ng tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin namin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Bigyan mo kami ngayon ng alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat para ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. At huwag mo kami ipahintulot at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesu Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Unghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa nag-alay ng halaman. Maganda po, no? Magandang offer yung mga halaman, no? Season of creation po tayo, lalo na sa October. So, encourage ko po kayo na mag-alay din ng mga halaman. Punuin natin ang halaman itong paligid, no? Para at least magkaroon man tayo ng green dito sa lugar natin. So, maganda po yung halaman. Salamat po. At salamat din sa mga patuloy na nagpapadala ng mga donasyon, mapa-online man o mapa-mismo dito sa opisina. Maraming salamat po. Ang Birhen na po ng Solidad ang bahala po na magbalik, tumulong na magbalik ng biyaya sa inyo pong mga kabutihang loob. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Good morning, Father.